Magandang araw po mga kapatid, mga kaibigan at lahat po ng taga-subaybay po natin sa ating pong YouTube channel at sa ating pong daily live streaming. So kung bago po kayo sa ating pong channel, pwede po kayong mag-subscribe at pwede na rin po ninyong pakilike ang message natin today. Pinag-uusapan natin, bakit ba ang mga Pilipino laging kinakapots? Laging kulang at kulang ang meron sila kahit anong pagsusumikap ang kanilang gawin. So bakit nga ba? Sabi natin nung unang araw, kapag lumalaki ang income, lumalaki rin kasi ang expenses natin. In other words, sinasabayan natin ang gastos, ang pagpasok ng pera. Kaya ang mainam nating gawin para hindi tayo kapusin, kapag lumalaki ang income, dapat lumalaki ang savings, hindi ang gastos. Sumunod nating pinag-usapan, marami kasi tayong gusto. Marami tayong gustong bilhin, gustong puntahan, gustong kainin, gustong gawin, na lahat naman ng kilos natin ay kailangang gastusan. Hindi nauubos ang gusto. Needs can be met, pero ang mga pangangailangan natin, yung wants, hindi yan natatapos. Kaya learn to look for alternatives para hindi tayo kinakapos at hindi tayo kinukulang. Today, pag-uusapan natin, hindi kasi tayo marunong masyahan. Kaya ang tingin natin, kinakapos tayo. Ang tingin natin, kulang ang anumang meron tayo. So merong discontentment. Ang tao kasing marunong masyahan, kahit konti lang ang meron siya, masaya siya. Pero yung tao hindi marunong masyahan, kahit marami ang nariyan sa kanyang harapan, ang tingin niya kulang at kulang pa rin. Kaya sabi ni Pablo sa Pilipos 4:9-11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masyahan, maging anuman ang aking kalagayan, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Sinabi ni Apostol Pablo, kahit madami o kahit konti, pareho lang sa akin. Masarap ang ulam o hindi masarap, pareho lang ang panlasa ko. Tinatanggap pareho ng aking sikmura. Kapos man ako o sagana, pareho lang sa akin. Kasi natutunan ko na ang pinakamagandang sikreto sa buhay. Sabi niya, contentment. Dahil ito ang susi para hindi ka magkulang o hindi tayo kapusin. Matuto tayong masyahan sa kung anong meron tayo. Tandaan po ninyo mga kapatid at lahat ng ating taga-subaybay. Kapag marunong kayong masyahan, yung meron tayo, enough na yun sa atin. Pero tayong mga tao, tayong mga Filipino kasi, ipinanganak kasi tayong hindi marunong masyahan eh. O, yun yung problema natin. Halimbawa, pansinin nyo ito. Na-experience nyo ba yung pagkakain tayo sa isang restaurant, sa isang fast food, tapos napatingin ka sa kabilang mesa, sabi mo, sana yun na lang ang in-order ko. Eh, kumakain ka na. Diba? Nasa harapan mo na yung order mo. Pagkatapos mong kumain, tsaka ka napatingin sa iba, sabi, sana yun na lang. Ganun tayo, di tayo marunong masyahan. Kahit kumakain ka na. Ang sarap ng ulam mo, pork chop. Wala lang ketchup, di ka makakain. Samantalang dun sa iba, diba? Ketchup lang, siyang-siya na sila. O, ganun ang ibig sabihin. Nung bata tayo, anong gusto natin? Tumanda. Sabi natin, sana katulad na ako ni kuya. Sana katulad na ako ni ate. Gustong-gusto nating tumanda na agad. O ngayong matanda na tayo. O anong gusto natin? Gusto naman natin bumata. Kaya katakot-takot na pagpapabata ang ginagawa natin. O pag may nagtanong sa atin, ilang taong ka na? O ang sagot natin, puro pagpapababa ng edad. Kinukulayan ng buhok, nagpapabanat ng mukha, gumagamit ng mga katakot-takot na mga aging products kasi gusto nating bumata.
Oh, nakita niyo yung kawalan natin ng kasiyahan? Nung bata, gusto tumanda. Nung matanda na gusto ay bumata. Nung walang asawa, ang gusto magkaasawa. O ngayon may asawa na, gusto'y wala ng asawa. O ganun ang mga tao, wala kasi tayong kasiyahan. Kaya sabi ni Pablo, dapat matutunan natin yung pinakamagandang sekreto sa buhay. Yung matutunan nating masyahan sa kung anong meron tayo. Kaya siguro paglipas ng mga taon, paglipas ng mga araw, kahit anumang kalagayan nitong si Apostol Pablo, diba? Kasi naranasan daw niyang magutom, mabusog, naranasan niyang makulong, naranasan niyang malaya, naranasan niya ang lahat ng sitwasyon eh. Kaya sabi niya, natutunan ko na sa lahat ng naganap sa buhay sa akin, sa buhay ko, yung masyahan ako. O, halimbawa sa atin ngayon mga kapatid, 2 months na rin tayong ECQ. Siguro naman nakapag-adjust na tayo. Marunong na tayong masyahan ngayon. Alam niyo, yan ang lesson itinuro sa atin ng COVID-19. Eh. Kung anong nariyan, ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Kahit sardinas pa yan, diba? Kahit anong iabot sa atin ngayon, tatanggapin mo. Kahit hindi mo kinakain, makakain mo na. O, kasi marunong na tayong mag-adjust. Hindi na pwedeng maging mapili ngayon. O, sa ganitong panahon, hindi, kasi maraming tao pa rin, diba? Yung daing pa rin ang daing, reklamo pa rin ang reklamo. Eh, naghihirap na nga ang buhay. Diba? So dapat matutunan natin yung sekretong ito. Huwag hanapin ng wala. Masyan tayo kung ano ang nariyan. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Tiyak, liligaya tayo sa buhay. Pag-usapan natin, pang-apat, bakit ang mga Pilipino laging kinakapos? Pang-apat, bukang bibig lang natin yan. Actually, yung salitang wala akong pera, mukhang bibig lang ng tao yun. Yung salitang buti pa ang pera may tao, ang tao walang pera, mukhang bibig lang natin yan. Maniwala kayo sa akin. Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay sa mundo na wala tayong pera. Kasi nga sabi ko sa inyo nung mga nakaraang araw, bawat kilos, bawat galaw natin, kailangan natin ng pera. Kaya bukang bibig lang natin yan. Yung taong may pera at konti ang pera, bukang bibig lang nila yung salitang wala kaming pera. Biruin nyo, may mga tao nasa abroad ng asawa, nasa abroad ng mga anak, ang ganda-ganda ng bahay, ang daming sasakyan. Pag pumunta ka sa kanila, ang daing niya, alam mo, wala kaming pera. Laging ganun pa rin ang tao. Mga professional na lahat ng mga anak niya, ang daing pa nila, wala silang pera. Pareho na silang nagtatrabaho mag-asawa, wala na silang ibang binubuhay at pinag-aaral, ang daing pa rin wala silang pera. Ang laki-laki ng business, ang lakas-lakas kumita ng kanilang business, ang dialogue pa rin, wala kaming pera. Kinakapos pa rin kami. Actually, bukang bibig lang natin yan. Bakit? Siguro ayaw mautangan. Kasi nga naman, daming mangungutang. Hindi kasi pwedeng ipangalanda kang marami tayong pera. Mahirap kasing magkwentuhan tayo at sabihin natin, alam mo, ang dami-dami kong pera. Ang dami-dami kong ipon. Ang asawa ko sumisweldo ng 50,000 piso kada buwan. O, ang aming pera ay ganito, ang aming ipon ay ganyan. Pag ganyan ang ating mga kwentuhan, kay uutangan. Kayo ay sasamantalahin ng mga tao. So, mahirap din naman yung ganun. Dahil ang mga tao, pag nakabalita sila ng pera, susugurin ka nila para mangutang. Naakala mo naman ay katulong mong nagtrabaho at nagsumikap at gigil na gigil sa iniipon natin. Diba? So, yun ang nagiging problem sa mga tao. Kaya ang tao, kahit marami silang pera, sasabihin nila, kulang, wala, kapos kami sa pera. Bukang bibig lang yun. But listen, brothers and sisters, words are powerful. Very powerful ang salita. Kung ano ang bukang bibig natin, yun ang nangyayari. Kaya kung bukang bibig ninyo lagi na wala kaming pera, baka mawalan nga kayo. Kaya kapag bukang bibig ninyong kinakapos kami, baka kapusin nga kayo. Kasi ang salita,
napakamakapangyarihan. Kung anong sinasabi natin, baka yun ang mangyari. So anong dapat nating sinasabi? Halimbawa, sa anak natin, kasi tayo, bukang bibig din natin sa anak, di ba? Yung wala tayong pera. Pag may mga anak tayo nagpapabili, anong sagot natin? Wala tayong pera. Eh kahit kumakalansing dun sa bulsa, ang dialogue natin, wala tayong pera. Kaya sabi nung bata, nagsisinungaling ang nanay ko. May pera siya, marami siyang pera, pero ang bukang bibig natin, walang pera. Saan nung pwede natin sabihin sa anak natin? Ganito ang sabihin nyo, pag ang anak nyo merong pinabibili, na una, wala naman sa budget, o kaya sobrang mahal, di naman kailangan, sabihin nyo sa kanya, anak, ganito, sabihin mo, huwag nyo sabihin sa kanya, wala kayong pera. Sabihin nyo sa kanya, anak, may pera tayo, pero hindi para dyan. Kapag binili ko yan, ganito ang mangyayari sa atin. Mapuputulan tayo ng kuryente. Hindi na tayo makakakain ng masasarap. Kasi ang perang meron tayo ay para roon. Hindi para sa ganyan. O, naipaliwanag mong mabuti. Para maintindihan nila. May nangungutang, sabihin mo sa kanya, Mare, sorry ha. Kasi yung pera namin dito, para sa ganito at ganyan, nakalaan na. Para sa mga gastusin namin sa pang-araw-araw. Pag ibinigay ko ito sa iyo o ipinautang ko sa iyo, mawawalan kami. Baka hindi kami sumadsad sa mga susunod na araw. May savings kami, pero yun ay para sa emergency namin. Hindi ko pwedeng galawin yun at ipautang. Kasi baka pag inilabas ko yun, kami naman ang biglang magka-emergency, paano kami? Sa nai-explain natin mabuti, huwag natin laging sabihin wala. Meron. Pero hindi para sa kanila. Hindi para utangin, hindi para ipamigay, hindi para sa ganito at ganyan. Diba? So, dahil nga, ulitin natin, may kapangyarihan ng salita. Kung anong magiging bukang bibig natin, yun ang pwedeng mangyari sa ating pong mga buhay. So muli mga kapatid, nawa, ang mga simpleng mga panuntunan ng ito, mga prinsipyo, ay patuloy po na makatulong sa atin upang sa ganitong mga sitwasyon, hindi lang tayo na-inspire, kundi lalo pa tayong lumalakas at nabibigyan tayo ng mga guide para mabuhay tayo ng masagana kahit may mga kakulangan sa ating pong mga buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita na muli po'y aming tinunghayan, pinag-aralan, upang ang bawat isa po sa amin makita namin kung bakit kami kinakapos. Nawa, Panginoon, sa aming aralin ngayon, natutunan namin na tunay na dapat ay masyahan po kami. Kung anong merong kami, kung anong ibinibigay sa amin, anong ayuda ang ipinagkakaloob sa amin, matutunan namin tanggapin may kagalakan sa puso namin. Kung anong nasa hapagkainan namin, lalo na sa aming mga anak, mga kabataan, matutunan nilang tanggapin at hindi sila maging mareklamo sa kung anong aming naipapakain sa kanila. Sapagkat tunay, Panginoon, na mahirap ang buhay ngayon, mahirap ang aming pong kalalagayan, pero marunong po kaming mag-adjust kahit anuman ang sitwasyon sa aming pong paligid. Sabi nga, Panginoon, ng aming pong kasabihan, kung maiksi ang kumot, kami ay matututong mamaluktot. Tulungan niyo po kaming matutunang mag-adjust sa buhay na ito at alam namin ang sekreto. Matutunan namin ang masyahan sa kung anong meron po kami. Tulungan din po ninyo kami, Panginoon, na patuloy po na sa aming pang-araw-araw na buhay, pangunahan nyo kami, protektahan po ninyo kami, at nawa itong krisis na aming pong kinaharap, ang COVID-19, ay patuloy po na malunasan na rin po namin. Pinagpe-pray din po namin ang Manila Bible Seminary na dahil po sa ganitong sitwasyon ay patuloy na wala na pong nakakapagsuporta sa kanila dahilan din po, Panginoon, sa crisis. Kaya tulungan nyo po na ma-provide pa rin ang kanilang mga needs upang sa gayong, Panginoon, ay magpatuloy pa ang training ng mga kabataan na nagnanais pong pumasok sa mga ministry sa inyo pong banal na pangalan. Muli, salamat po. Ito ang aming prayer in Jesus' name. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo, mga kapatid.